Tingnan natin mga sir. Yes, eto na tayo dito para sa ating opening pick. And for the side of Bet Boom, Bat Rider naman yung kanilang naging opening pick dito. Nagkaroon ba tayo ng mga respect ban? Well, na-disrupt. Shadow Demon, binan out ng Blacklist. Mm-hmm. Ito, hero naman nila ito kanina actually. Pero Primal Beast, mabilisan lang para sa Blacklist. I think isa rito sa mga comfort picks nila na okay kay Abed, okay kay Gabby. So, versatility, ayun yung gusto nilang matake advantage dito. So, for Bet Boom naman, wala pa naman masyadong sinishow. It's a Bat Rider opening pick. So, marami pa naman pwede mangyari. Tignan natin sa mga remaining ban. I mean, available pa rin naman yung mga counter siguro para sa Primal. Yung may mga disable. Clockwork. Yung mga ganun. Pero bira na tayo makakita ng Clockwork. Oo. Usually mga ganun eh, Clockwork Invoker, yung concept ng Invoker, ayun yung mga sobrang nakakainis kapag nagpa-Primal Beast kay. So, Grimm's Rose still available kung gusto ng Blacklist. Ayun yung mga pampartner sa sa Primal Beast. Mm-hmm. Yung Inkswell plus, sakit nun. Then, pinakitaan tayo ng Heroic nun. Yes, tsaka denied pick na rin yun para sa Pangolier. Like, di ka kukuha ng Pangolier kapag ka merong Grimm, may Primal Beast sa side ng Blacklist, di ba? So, wala. Di pwede mag-Pangolier yung Bet Boom kung sakaling ganun yung mangyayari. So, Mirana. What? Mirana ban? Okay. Natakot sa Mirana ng teams. Ano lang yan? Tawag dito, respect ban na lang. Mga comfort picks kasi, di ba? Ayun na lang yung nire-remove nila dito. So, interesting ban para sa side ng Bet Boom. Wala pa naman tayong yung decent setup para sa Arrow, pero nire-remove ba rin nila yung Mirana. Respeto lang, di ba? Naga Siren nga, maaalis nga dito guys, pero Vengeful ang lulusot dito for the side of Blacklist. And ano yung magiging response dyan dito ng Bet Boom? I think yung Vengeful lang dito parang typical answer against Bat Rider, di ba? Mm-hmm. Meron kayong pang save sa Flaming Lasso, yung swap. So, okay naman na yun. Hindi mo naman siya matitig advantage like yung Vengeful Luna kasi naka-banout naman na yung Luna dito. So, ayun lang. Pang save lang yung Vengeful Spirit for the side of Blacklist. Now, for Bet Boom team, tignan natin kung magkakaroon ba sila ng answer dito against Primal. Ano ba yung mga idea na lang kunin? Baka sila yung magana dito, mag-Grim Stroke. Mm-hmm. Pwede. Denied pick lang din, kumbaga. Mm-hmm. Diba? Totoo siya, maganda Grimm's Rock eh, kung gusto lang nila. Pan-dispel lang din. Lalo pang isang dispel yung pag na-assured siya. They went for the Clockwork, so okay, ito na nga. Standard counter sa Primal Beast. At least nakita na natin dito yung Clockwork and alam naman natin kung anong silbi ng Clockwork in this draft, di ba? Yes, yes. So ano ba, since nag-Clockwork nga dito yung Bet Boom, is it a smart move for Blacklist na ilagay na lang sa mid yung Primal? Kasi doon kayo di mahahabol ng Clockwork sa lane stage. Oo. Kung sakaling middle lane yung Primal Beast. Kasi pagdating sa off lane position, pwede mag-pause 5 Clockwork lang yung Bet Boom, then easily answered naman na siya agad doon sa ganong laning. Mm-hmm. So feeling ko, much better na mid na lang siguro yung Primal para sa Blacklist, then maghanap na sila dito ng better off lane to deal with this Clockwork. Now, Bet Boom, sila pa rin naman yung pipick dito para sa nilang third one. And malamang, core hero na yung lalabas dito. Pwede sila kumuha ng mid lane, feeling ko lang, kasi anticipating na pwede ngang Primal Beast mid. Mm-hmm. Ano ba yung maganda? And mas okay kasi makounter nila yung mid Primal agad para lang mawalan ng lane na pupuntahan yung Primal Beast dito, di ba? Kung maga, kahit anong lane siya mapunta, heavily countered siya. Mm-hmm. Well, actually, parang hindi na Primal Beast game bigla kapag nakita mo yung Clockwork, you know? Dahil kasi, grabe kasi, Battery Assault, yes, ang laking counter niyan. Then kahit may BKB yung Primal Beast, andun yung hookshot na napipierce through debuff immunity. So, answer out talaga dito yung Primal para sa side ng Blacklist. Ubus nga ng reserve time ng Bet Boom. Oo. Pero kung ka naman ang makita na dito for the side of Bet Boom, so might be their go-to kapag pupush ng high ground para hindi ma-swap. Andun naman yung X-Mark, di ba? X-Mark tulak, X-Mark tulak. So far, ayun. And yung mga possible buff na pwede nila mabigay dito sa team fight natin pag sa Primal Beast. So, okay naman talaga yung X-Mark sa game na to. Mm-hmm. And okay din naman sa lane stage. I think kung ka, up against Primal Beast, kung sakaling mid lane kung ka para sa Bet Boom, feel ko okay lang din siya. Parang di naman siya yung sobrang malulugi sa Primal. GPK Kunka, ito ba yung parang fit na hero sa kanya? GPK Kunka, isa sa mga din eh. Mga pang-bitawan din ni GPK. Parang halos lang tambid kasi nilalaro ni GPK, di ba? Pansin mo, kasi sobrang talented din na ito na player eh. Yung nga lang, minsan nagkakaroon nga daw ng issue na tilted nga daw, di ba? Yun lang naman talaga yung problem. Pero skill-wise, okay. Diba, talagang anlakas na itong mid ng Bet Boom. Isa siya sa kung bakit anlakas ng Bet Boom. Mm-hmm. Omsim. Isa siya sa nakakatakot tapatan sa mid eh. Feeling ko lang pagdating sa mga ibang mid lane players. Mm-hmm.
Pero Blacklist, ano ba ang magiging sagot nila? Nakita na yung Kunkka. So alam mo na kung ano yung mga possible mo makatapat sa may gitna. It's either Kunkka lang naman yan. Mm-hmm. Or yung future pick dito ng Betboom. So, pipick na ba ng mid hero? Or is it too early? Another support ba? May kita natin dito? Still Grimmsnork ba? Kasi pag may Grimmsnork, baka kawawain din ng Clockwork yun eh. Masyadong ano na, pataling patayin din ng support ng Blacklist kasi mm-hmm. kaling mag-Grim para sa game. Okay lang talaga siya with the Primal Beast. Yun talaga yung nahabol natin dito kung sakaling mag-Grimmsnork and yung Strong Dispel. Kaso nga, oh, Weaver. Okay. Interesting choice para sa Blacklist. Well, ito yung naging answer before. Kapag meron mga Batrider, di ba? Okay na okay yung Weaver since andan yung mobility. Wala kang pakay dun sa mga Sticky Napan. Pero iba naman yung approach sa Batrider ngayon, lalo na support. Mm-hmm. More on Firefly and Flame Break naman Flame Break. Yung nangyayari. Pero okay pa rin naman yung Weaver sa side ng Blacklist. Armor reduction ng Venge Pull sa third wave. Nagbe-benefit yung Weaver plus the Swarm, of course. So more on armor reduction na naman yung nakikita natin dito para sa Blacklist. Hindi ba delikado yung Weaver dito kapag ng X? Mapapalinkins ka talaga ata din. Yes, kailangan talaga mag-linkins. Sobrang needed na ngayon linkins eh. Pero okay, no chance na magkaroon tayo ng Weaver support. So, Matic Weaver Core yes. ang makikita dito for the side of Blacklist. Techies, same lang, di ba? Naging game number one. Strong laning hero. Universal, decent burst, di ba? Magical damage. So, ayun naman yung kinagandahan ng Techies as a support. Marami siya na po-provide. But there goes Morphling para sa Betboom. Ayun na, nilabas na ang Morphling dito ni Nightfall. E napaagad din yun, napag yung Primal Beast. Yeah. Sa lane, pwede nang kawawain dito ng Betboom itong Primal Beast. Kung Primal Beast yung makakatapat niya nga dito, dun yung never-ending adaptive strike spams. And ang hirap i-burst ng Morphling because of the trample. Kailangan mo lang maging maingat sa onslaught and that's it. Pero in terms of pickings, Poly, so far, ha, sobrang lakas ng heroes ng Betboom dito. Diyos ko po. Yeah, lalo na sa scaling, di ba? Oo. Ang ganda ng Morphling, pwede mo rin kopyahin yung Weaver na magkakaroon ka pa ng extra mobility, di ba? Sukuchi, pwede mo pang habulin yung backline heroes, yung support ng Blacklist. Ang dying, ano eh, pwede magawa ng Morphling sa game nito. Then, bukod dun sa mobility, then yung survivability ng Morphling, hindi naman instant yung mga stun mm-hmm. ng Blacklist unless meron tayong mga Blink Dagger for Primal, diba? Blink Pulverize. Pero yung mga Magic Missile, Blast Off, andan yung mga projectile na pwede mo ma-expect na makapag-react ka pa sa attribute mm-hmm. shift. Though, decent yung damage naman ng Blacklist pagdating sa mga spell na yun. Magical damage-wise, mataas naman yung mabaprovide ng Blacklist. Okay naman. Because of the Techies and the Primal Beast, okay yes, na okay yes. naman, diba? So, down to the last ban. Ano ba ang balak dito ng Betboom? Anong kulang ng Blacklist? Carry. Siyempre, ano meron na nga palang Weaver dito. So, probably an offlane or a mid. Ang kulang dito ng Blacklist. So, wala nang Doom. Para nga dito kay Sir Gabby. Mid ba? Iba ba nila? One offlane, one mid, just in case. Ano pa ba nga pwede nilang makuha dito? Pwede kumounter sa Morphling siguro, di ba? Kasi yung Primal nga, like you said, hindi siya yung talagang answer. Storm, eto na yung hero ni GPK. Na, nilabas na. Isa sa mga pambitawang hero ni GPK ito, guys. And wala na rin yung Night Sora nga ni Gabi. Ito yung mga inaantay natin up against Morphling, yung mga typical counter sa Morphling. Yes. So sa ngayon, kailangan yung umisip ng mid or offlane na pwede talagang makapampressure dito sa Morphling. Kasi kung tutusin, yung draft pa lang dito ng Blacklist, parang ang hirap. In terms of scaling nga, di ba? Parang lugi sila against sa Morph. Samahan mo pa ng Kunkka buff, possible X-play. Parang medyo magiging delikado yung Blacklist ata sa parting yan. Yeah, kinagandaan pa dito for Betboom, di ba? Orchid Carrier yung Storm and Orchid game siya. May Weaver, one of the biggest counter against Weaver safe lane yung Orchid, di ba? Mm-hmm. Kasi hindi ka naman yung nagkakaroon agad ng basic dispel. Ang dali mong patayin, kailangan mo lang talaga ng silence. Yun yun. Mm-hmm. So, ang baba kasi ng HP ng Weaver. Yep. Sobrang baba. And at the same time, kung mid-storm yan, mas mapapaaga Orchid, safe lane ka lang, di ba? Pero Axe, ang lalabas dito sa side ng Blacklist. So, standard ano, standard laner against Morph. Maganda siya against Morph, sabi nga ni Sebian, di ba? Nothing you can do against an Axe. Lalo-lalo na kapag ng backdoor na yan. So, maganda na may Axe dito, pang-hold sa Morphling poly. Pero ito ba yung hinahanap natin for Blacklist? Siguro initiation, AoE control, yes, maganda siya for Blacklist. Ang concern ko lang siguro dito, kung magkakaroon ba ng magandang lane yung Axe, Clockwork yung kasama ng Morphling. Mm-hmm. Battery assault, di ba? Ang laking bagay niya. Hindi kailangan paluin ng Clockwork yung Axe. Ayun yung difference ngayon, di ba? Kailangan mm-hmm. pa yung
mag-antagon yung counter helix, 'di ba? Kung pinapalo siya, kaya kung battery assault lang 'yan na hindi pumapalo yung clockwork, pwede niya ma-pressure yung axe without any threat dun sa counter helix. Feeling ko this game, I'm gonna go for Betboom. Ang ganda pa rin ng scaling nila and ang ganda ng storm last pick. Ayun, let's go Betboom na ba daw? Sabi ni Polly. Mas fun ako ng drop ng Betboom. Let's go Betboom pa rin. Oo, 'di ba? Parang yung Orchid nga, yung Orchid timing ng storm dito, ah. Parang kung makukuha na maaga ni GPK, wala na eh. Parang hindi ka na safe as a Weaver eh. Ano ba magiging item chase mo for Weaver? Early Manta style? Parang ganun yung gagawin mo? Parang ang hirap nun. Parang magiging prime mo dito yung... defensive item ka bigla. First build Dinkins. Parang Dota 1 Weaver, di ba? Parang mga ganyan. Pero, try natin guys ha. Game number 2 is about to start. Hindi lang naman sa draft magkakatalo yan. Yes. Kung may okay na draft, tingnan natin execution naman yan. Kasi mali mo naman, biglang may talungan moments na mangyari dito. We'll never know. Yep. Pero Blacklist, makaka-recover nga ba? Uy, kitay pa ako. Ito nga, Blacklist, makaka-recover nga ba mga sir? After that loss sa ating game number 1, i-share nyo na po yung ating stream. Grab your snacks dahil ang game 2 ay pa-start na. Ayun o, share the stream. Yes. Help us by sharing the stream mga sir. And good luck po sa lahat ng mga nakabit dyan. Siyempre, mga pumuso sa blacklist, yung 2-0, wala na. Pero kaya ba natin na ano, makaisa yung mga nag-plus 1 sa blacklist? Tinan natin. Or baka yung mga nag-1-1 dito sa mismong series natin, mga sir. Kailangan nilang maka-atayman lang dito, no? Oo. Kasi tapos, delikado na yung position ng blacklist, eh. Tapos yung remaining games, Poly, kailangan ma 2-0 din nila. 2-0 lahat, oo. Yun yung mga chances for blacklist Diyos para makahabol pa sa playoffs. So, sobrang importanting game para sa Blacklist kasi pag natalo pa sila dito then high chance na wala na talaga silang habol. Daming nagano dito ah. Daming ko nakikita kanina mga sumusugol sa Blacklist. Let's go Blacklist, let's go Black. Kaya pa daw yan, kaya pa daw. Kaya mau-anwan. Ito mga ano, pusong suporta talaga, oo, diba? Oo, support ng tunay talaga. Diba? So ito na, 5 and smoke para sa side ng Blacklist ngayon. Sila naman yung makukuha ng early deep ward. So kung sakaling mapunta dito yung Betboom, then ando naman yung potential first blood. Malakas din naman sila sa early skirmishes. Primal Beast pa rin naman yan with Vengeful Techies. So tatry nga nila mag-wrap around dito for the side of Blacklist. Aabang sila sa high ground sa triangle camp ng Betboom. Sasalubungin nga daw nila dito kung meron mga aabante for the side of Betboom. Talos Weaver, may kita natin dito guys. So, wala, mukhang safe play lang ulit. Malamang even trade-off lang naman to para sa bounty runes. Palitan caster, hindi na puso. Ay, sorry guys, sorry. Sorry, sorry. Oh, Blacklist only palang option namin. Trap lang naman. Trap lang yung ano namin doon. Sorry, so, hindi kami na-inform bossing. Ang hirap mo naman pasayahin. Sorry na. Shoutouts kay Satchu Mandy. Ayan. Uy, tagal ko na nito ni Kid sa conversation. Shoutouts sa'yo, bossing. Welcome sa aming stream. And up, Toronto Tokyo, nakita. Pinagsusuntok nila Gabi. Kaya ba? Doon ba yung dami sila? Another grenade. And Toronto Tokyo going down. Si Gabi nakakuha niyan. And that first blood, of course, brought to us by 1xBet. Siyempre mga sir, mas pinalaki na yan eh. 7,800 yung welcome bonus para sa mga new accounts on 1xBet. Kaya mag-register na po kayo using the promo code Kuya Nick na all caps. At kung kayo po ay may katanungan, mag-PM lang kayo sa Kuya Nick page at may sasagot dyan. Yes, and now that's a good start para sa Blacklist. Lalo na sa Axe, di ba? Early gold, magkakaroon siya agad siguro dito ng mga early regeneration items para makasurvive lalo sa lane stage. Yan yung importante doon. Oh, sakit. Sakit oh. Sakit response dito nila Miro. Ako po. Tignan mo naman kasi yung Weaver. 582 HP. Diba? Ito yung problem eh. Ng Weaver pagaling sa lane stage. Or as a hero itself. Talagang mababa yung HP pool. Kaya ang dali niyang patayan. Sobrang ano, sobrang... dali mo lang patayan kung andun yung magic damage mo early on. Diba? Kaso, mataas armor ni Weaver kasi nga, Agi Hero din. So, kung ayun, dadaalin sa magic damage minsan, okay, kahit hindi yan eh. Kasi, early stages, hindi pa naman ganun kataas yung physical damage reduction ng mga Agi, di ba? Kaya, ramdam natin dito eh. Kasi, ang problema mo nga, pag bababa yung HP mo, hindi mo masasulit yung armor. Kasi, mga plus 1 armor, 6% ng max HP parang yung mapoprovide. So, kung mababa yung HP mo, kahit gano'n kataas yung armor mo, hindi ganun kasulit. Kaya, kung mag-invest ka sa armor, make sure na mataas yung HP mo. Yun lang. Medyo lugi talaga dito yung Weaver. Ano yung Tidebringer pag kumoconnect?
ramdam na ramdam to eh. Pure damage yung damage yung ano eh, Tidebringer kapag nag-splash sa'yo. Eh, parang medyo ano, sinisinok ka. Parang sinisinok tayo dito, pare. Op, delikado ata si manager MJZ natapyasan. At Miero po ang makakakuha niyan. Syempre. Hindi ko na-expect to, ah. Like yung Kunkka offlane with Batrider. Sobrang ganda na makukuhang start. Against Weaver, Vengeful. Like, isa to sa mga known duo na malakas sana. Kaso nga lang, yung Kunkka siguro, yung pinaka-main concern natin dito. Ang lakas ng Kunkka, yung Tidebringer, Strength Heroes. Di nila basta-basta na napapressure than Batrider pa yung kasama. So ngayon, napapahirapan dito, ah. Sila, no? Sila Palos. Mid-team battle naman, 15 to Storm, 8-0 si Abed. So, alam mo na GPK, bigay mo yung hero ni GPK. Alam mo talagang magandang kalalabasan yan sa may mid lane. Talagang hero-hero niya ito yung Storm. Bira lang tayo makakita ng Storm Spirit, di ba? Oo. Hindi siya yung high pick na hero, pero hero si ni GPK, why not? Isa sa mga paboritong hero si GPK. Toronto, Tokyo, nakita nga niya dito si Teams na abatuhan ng Granada, yung Techies, mamamatay nga ba? Tamang sinisinok din dito si Teams pero TP out lang. Ang kanyang gagawin dito is gonna be fine for now. Still 1-1 ang ating score. Yes. At Nightfall nga dito, medyo free farming na sa may top lane. Same thing naman din dito kay Gabi. Diba? Kasi nagkahatakan eh. Hatakan na naman sila ng wave. Eh, alam mo talaga yung gusto mong gawin? Kung sakaling... Kung sakaling, tamahan ka ng stun dito ni MJZ. At save nga dito, mabibigyan, nakabawi yung blacklist dito sa may bottom lane. Yes, finally, diba? I think nag-level 2 kasi yung Vengeful Spirit, kaya naging possible na. And then yung strength nila. Level 3 Weaver. So, decent naman na yung magiging skill point, diba? Kung sakaling nag-1-1-1 build siya dito, mataas yung armor reduction. The swarm tapos the wave of terror. So, yun yung pwede lang matake advantage. Pero against Kunkka, siguro Kunkka hindi masyado. No? Mahirap pa rin i-pressure yung Kunkka dito sa lane. Yung Batrider ay yung parang target choice ng Betloom. Walang kunat kasi, diba? Ang pakunat ng Kunkka, parang nakakatamad paluin eh. Kung may tatry kayong patayin, Batrider na lang. Feeling ko naka-double bracer na yung Kunkka eh. Then kung sakaling makabili pa ng chainmail, kasi nga mag-face boots, oh, mas lalong out of the question na, nag-win mo muna yung Kunkka. Sabay parang, ano pa, galit ata dito sa GPK kay Abed ah. Pumuporte pa pag nagtatrample eh. Talagang ayaw niyang magpalamang eh. No? Oo, ayaw magpalamang. Inaalagaan yung lead dito. Kaya sa bagay, lamang na lamang naman siya, di ba? 25 and 6. Top lane naman, Gabi still doing good up against this Morphling mga sir. Ito ata yung lane na kahit iwan si Gabi, parang may magagawa pa rin si Gabi. Huwag nga lang siyang magpadali sa clockwork. Kasi niya, nakuha na ni Gabi dito yung parang boost niya early on eh. Doon na yung levels niya. Napag-farm pa naman siya. Medyo okay-okay na yung asa dito. Secure the chainmail already. Chainmail, bracer, diba? Oo. Tapos meron ka pang raindrops para doon sa adaptive strike. Bottom lane, manager with a stun on to save. Mamamatay nga ba? Hindi. Buhay na buhay pa rin dito si save. Nagkabigayan lang, pero wala namang namatay, diba? Tinry lang nilang gumawa doon. Naging low HP lang. Kaso nga si Palos, yung... medyo nai-invest na eh. More on consumable yung items niya, no? Para makalane pa rin na maayos dito sa may bottom. Compared sa Kunkka na, andan yung double bracer, andan yung regeneration provided. So, hindi siya... Up! Mid lane! Delikado bata dito si Abed. Uy! Ano yun? Oh my god! Naku po! Nawala na ata ng internet to, men. O kaya nag-brown out. Nagulat ako minto si Abed. Napa-XD na lang dito si GPK. Pilipinas kong mahal! Pilipinas kong hirang. Iniisip ko kanong plano ni Abed, ba't siya huminto? Akala ko tanggap niya nakapalaran niya eh, pero nagulat ako nung nag-DC. Lahat na gani eh, na-DC dun eh. Oh my god, buhay pa dapat ata si Abed dun eh. May chance mabuhay pa siya dun eh. Kasi naging damage dun ni GPK is napatama yung remnant. Diba? Kasi nakahinto eh. Brownout is real, napa-exit na lang si GPK. Yari. Namatay pa si Abed dun. Nakaka-battle sa ganyan. Yung lugi ka na nga sa mid. Lugi ka sa hero sa mid. Nalugi ka pa sa laning sa mid. Napatay ka pa napatay dahil ka sa pa. DC. Ayun. Kapag parang uncontrollable, hindi mo fault eh. Yung nangyari. Yung nakaka-frustrate dun. Kung sakaling ikaw si Abed, diba? Oo.
tinatry mong lumamang, tinatry mong makarecover, pero nagkaroon pa ng early advantage lalo etong Storm Spirit. Mm-hmm. May onslaught dun si Abedo, so pwede siya mag-onslaught out lang dun po uli pala. Yan, ayun nga. Kala ko nga, huminto siya para kumuha ng angle ng onslaught, pero huminto pala kasi disconnected. Let's go po! Pilipinas! Ang hirap mo naman yung pagtanggol. Bakit ganyan? Di na tayo magsasabi. Pero bakit naman kasi ganyan? Bigla-biglang nakawala yung internet. Feeling ko hindi blackout to. Kasi kung blackout, medyo matagal-tagal makarecon to. Ang bilis nakarecon. Sa internet ata to, guys. Pagayon sa internet yan. Kasi mabilis-bilis nakarecon eh. Kaso, napadisi uli si Abed dito. Parang lag pa. Nakita ata dun sa may display information sa taas. Uy, tayo, matakas pa yung packet loss. Oo, 200 packet loss pa siguro yan. Reconnect muna ako. Diyos ko po. Pero konting item check-in lang muna tayo dito habang inaatay natin si... Vladimir, ha? Si Abed. Okay. Vlads for the Morphling. Alam mo naman, sulit na sulit yun sa Morphling, syempre. Life Seal, parang Falcon Blade na rin yan. And more damage, parang nga din sa'yo. Ano ito? G! Okay. Oy, ano? G, wait. Ano ba talaga? Ano ba? Wala pa si Abed. Wait lang, guys. Wala pa si Abed. Ba't Ginny ni Gabi? Mainit si Gabi, no? Ah, bawin-bawi. Bawin-bawi si Sir Gabi dito, man. Bawin-bawi. Actually, si Gabi... Ay, nga pala. Nasa Armenia nga pala sila. Saan? Oo nga pala. Nag-bootcamp nga pala sila. Okay. Hindi yan dito. Hindi pala sa Pilipinas. Okay. Pilipinas, we love you. Di ba? Pilipinas, kung hirang. Oo nga pala. Nag-bootcamp nga pala sila doon. Oo, sa Armenia. Ayan na, Armenia. Nagka-issue bigla ang Armenia, mga sir. Yan lang. Pero ito na nga, teams. Tamang out na nga lang muna. Blast of out. Okay mo ang good sa man dito siya, teams. Yes. So, nagkaroon na ng free kill para sa Betboom. Kaso, that's mid lane, di ba? Mm-hmm. Ayun yung kinagandahan nun. Solo XP pa nga din si GPK. And magkakaroon na naman tayo. Opo, lag na naman. Lag na naman na mga kasalanan na naman ang internet ng Pilipinas. Kasi easy. Ay, guys, kukusensya nyo na ano, parang... Nasanay lang. Nawala sa... Oo, nasanay lang ako. Nasanay lang. Sa sobrang daming issue. Ba naman? Diyos ko po. Pilipinas, you the best. Okay, wala ko. Wala ka muna sa ngayon. Walang issue sa Pilipinas kung bakit ganito ang blacklist, guys. Pagpasensya nyo na. Ako ay isang noob. Noobcaster. Ano ba to? Nasa isang lugar lang ba sila? Even yung Betboom. Hindi ko alam eh. Hindi, depende sa kanila kung saan. Basta dun sa, Europe banda. Okay. Para mababa lang yung ping. Betboom, not sure kung saan sila nag-bootcamp. Pero blacklist sa Armenia. Armenia bootcamp. Pero Nightfall, tinawag dito ni Gabi. Nadikitan ni Toronto, Tokyo with the battery assault. Mamamatay ba? Dito yung Axe mo ang kayang patayin nata dito yung Axe. Pero Toronto, Tokyo, kamutigan na rin mga punit. Okay, nabuhay pa. Kabigayan lang naman, di ba? Well, at least para dun sa Morphling. Hindi naman siya problematic sa HP dahil ando naman yung attribute shift. Makakapag-stay pa rin naman siya sa lane compared sa Axe na, of course, kapag low ka, kung wala ka pang mga Ring of Health, medyo matagal yung regeneration mo. So, enough space lang naman yun para kay Pure makapag-farm din sa may top lane. Mid lane natin dito at mga yung level 6 nga ni GPK nakuha niya agad dahil sa solo kill kanina. Tingnan natin kung sakaling makakapag-rotate agad siya dito early. Yung top lane yung pinaka-the best puntahan ni GPK. Lalo na't malalim mag-farm si Gabi. Pwedeng ma-punish to eh. Storm Spirit yan eh, di ba? Zip-in ka lang. Ang dali ng initiation eh. And magic damage yan. Sobrang sa yes. Sobrang sarap yan sa Axe. Mm-hmm. Sige natin kung sakaling magkakaroon. Lang ganito, di ba? Ang lalim mag-farm ni Gabi. Isang TP lang ng Storm. Doable naman yung kill. Bakit tatlo din sila dun, di ba? Pero Abed, okay. Medyo magadagada ginagawa niya dito. Efficiency lang. Tamang yes. Efficiency. Creep cutting habang may trample. Ayan, sobrang solid yan para kay Abed. Kailangan to para makarecover siya. Yes, ito talaga yung... Uy! Oh, Miero, mukhang delikado. Sinalo ata dito yung Swarm ni Palos. Primero, mamamatay nga ba? Yes sir, he is gonna go down. Torrent, tumama pa. Delikado bata dito si Palos. At nasunog na nga lang siya dito kay Save. Ganda yung ginawa nila. At least nakapag-commit pa rin siya ng X-Mark plus Torrent. Making sure na meron silang makukuhang trade-off. And naging successful naman. Though much better pa rin para sa Blacklist. Kasi walang nakuha doon yung Kunka. Pagdating sa XP. Ooh, tatry pa nga i-contest ni Gabi. Yung neutral stacks. Pero Cogs, naka-ready naman dito for Clockwork. Para ma-zone out si Gabi. All good sa buhay ni Boss Amo dito. Abed, still with the shield rune.
ang weird talaga ng children kay Primal Beast. Nag-iiba yung kulay eh, no? Kasi naka-yeti. Kasi naka-yeti skin eh. Naka-yeti costume eh. Ano bang gagawin nila dito? I mean, wala pa tayong rotation eh for mid lane. Usually Primal, ina-expect natin dito yung early rotation kasi nga malakas siya. Kahit wala pang level 6 eh, ang daling mag-rotate as a Primal Beast. Meron kang pang-initiate yung onslaught. Pero so far, wala pa tayong nakita ng ganong attempt sa side ng Blacklist. Talaga nag-play around lang sila sa lane stage nila. Focus lang sa pagkuha ng kanilang first key item. Sinesecure lang talaga nila dito. Nagtulad niya, no? Tamang kuha lang dito ng stocks yung Blacklist. Tamang newts lang para maka-recover nga. Actually, hindi naman nila kailangan recover kasi hindi sila sobrang nalugi na. Yes, yes. Diba? Goods, goods. Sige, Abed, ando naman yung pay niya pag farm. Ito yung kinagadaan ng Primal Beast eh. Trample, kayang-kayang ano eh. Kung liro ng wave or ng neutral, isang skill lang yung gagamitin mo. And Palos, okay. Kakontas niya rin dito yung neutral stacks. At least may ginagawa si Palos, diba? Mm-hmm. Hindi yung tama nag-stay lang sa lane. More on, nagmi-mirror lang sila dito, yung Betboom tsaka Blacklist. Parang puro stacks, kuha ng stacks, ganun lang yung ginagawa nila so far. Kuha ng early levels. Level 6 na ba yung mga support? Diyan may Batrider, 8 minutes and going 9. Level 6 naman na yung Batrider. So malaking bagay to para sa Betboom. Miero, Double Bracers, still Blade Mail ang itemization dito ni Miero. Not that Rekta Ags. Yung iba nagre-recta ag sa Kunge, pero ito, ba-blade mill muna. Yes, yes. Maganda naman yung blade mill sa game, di ba? Lalo na more on physical damage din. Sulit na sulit dyan. Yung blade mill, yung passive. Yung pag inactivate mo lang kasi, dun lang yung, ano, yung return ng mga magical damage or kung ano mga spell yung ibaba to. Save? Naku, delikado pa ata. Delikado nga ata talaga dito si save. Pero ito, flaming lasso ba naman for the counter go. Dragging back para tumama nga dito yung boat. Pero pala sa pag-timelapse pa naman. At buhay pa nga siya rito mga sir. Mapapatay ata save. Nawala na yung farplay niya dito. And yung Geminate attack plus yung Shokuchi damage ang papatay sa kanya. Save going down. Si Palos yung nakakuha niyan. On the top lane, nakuha nila dito si Abed. Oh, okay. At ano ba yun? Sa GPK nag-react? Si Abed yung gumawa ng rotation? Feeling ko ganun yung nangyari. Oh. Kasi ang lalim eh. Ang lalim ng teamfight nila eh. So, big kill secured again para sa Betboom. Napipigilan nila yung early timing ng Primal Beast. And Miero, kung kitang-kita ata dito si Miero, mga sir, hinahabol ni Palos. Nalapagan na ng swarm. Talambot talaga si Bessie kapag hindi pinansin. Blast off, tatama. Miero? Buhay pa nga ba ang tanong yung Geminate attack sa pool and Teams takes the kill. Miero nga dito will go down. Ito naman yung kinagandahan para sa side ng Blacklist, diba? Compared mo yung dalawang safe lane, yung Weaver talagang anytime pwede jumoin eh. Andun yung strength niya early on compared sa Morphling na more on farming lang muna to para sa lane, diba? Kukunin niya muna at least 2 key items bago maging effective. Weaver, ito yung safe lane hero na talagang pwede sumama sa mga teamfights agad. So take advantage ko naman yung strength nyo early, di ba? Para sa Blacklist, eh, yung goal nila dito. Malapit na ba tayo dun sa blink ng Axe? Feeling ko mag-blade mail muna to eh, bago mag-blink dagger. So aasahan pa lang na sa initiation is yung Primal Beast. Mag-i-stay pa to sa lane si Gabi. So ito na nga, yung Primal Beast dito. Yep. 3 mas smoke play sa side ng Blacklist. Sino pwede madali dito? Pinakamalapit yung Batrider kaso nagtatago dun sa may triangle eh. Sama lang dito si Miero. Waiting for the opportunity. Ay, meron silang ward. Pang counter go. Doon sa area na yun. O nga, kitang-kita. Na-anticipate nila. Kung saan pwede magkali. Pero galag tayo konti ha, okay? Terror, parang nga doon sa info. Pero wala silang madadali dyan except for the stacks na meron dito inside ng Betboom. And Miero, kitang-kita na dito si manager. Op! Change target! Doon daw tayo kay Abed. Hindi na makakapag-onslaught out dito si Abed. Kakagamit lang. Delikado bata dito yung Primal Beast na X. Boat, tatama at delikado si Abed, mamamatay yung Primal Beast. Maghahabol daw ngayon si GPK. Teams ang gustong patayin at nakuha naman nila. 3 heroes dead sa side ng Blacklist. Killing spree for GPK. Ang galing ng plano ng Betboom doon. Like, inatayin mo na nila itong ano, gumamit ng skill. Yung Blacklist, which is si Abed nga, diba? Ginamit niya muna yung skill niya pang clear ng neutral bago sila nag-initiate. Like, hindi sila nagmamadali. Inaantay nila yung time na out position na yung Blacklist. Pa-disengage niya. Tsaka nila ginaw yung Blacklist dito. So, 3 heroes down para sa side ng Blacklist. Agad na ginawa ng Betboom dun. For Gabi, talagang expected lang na kahit sobrang farmed ng Axe, kung wala pa siyang Blink Dagger, hindi pa talaga siya join sa mga teamfights. Siya yung top network ngayon eh. Pero finally, I think Blink on its way. And yun lang, muntigan pa si Gabi dun ha. Pero nakapag-call pa naman for the armor at buhay pa nga dito si Gabi.
Feeling ko patay siya kung nakapag-berserkers ko. Pero teka lang, ito na. Pinagtutulungan nila dito si GPK, ha? Medyo short ng sama na si GPK, kaya kailangan niya munang tumakas. At nakapag-out pa naman siya kahit papano. Si Toronto Tokyo na lang ang maswerteng mapipili. Gabby gets a call on to Toronto Tokyo. And down he goes. Nabatukan dito ni Gabby. So 6-8 na. Score natin. Yep. I mean, bringing the numbers para sa side ng Blacklist para manalo din sa mga early team fights. So, looking good naman para sa Blacklist ngayon. Though, hindi pa nila totally nalulugi dito yung bet boom. Kumbaga, momentum-wise, nag-i-start pa lang sila ditong maka-gain. And pagdating sa objective, wala pa nga sila nakukuha. So, hindi pa nila pwedeng i-contest yung mga resources sa side ng bet boom. Mahirap, sobrang risky kung sakaling doon sila mag-play around. Speaking of play around, ito na Blacklist. Abed! Nakikipaglaro na dito sa ano. Hindi, actually, lima na. Nilima na dito sa may top lane, ha? Badly needed daw matulak dito yung top lane. Hindi, okay. Bumalik na dito si Abed papunta sa may gitna. Too much heroes in the top lane. Secured naman na ata nila makukuha yung tier 1 top lane. Gabby, Blink available. Blade Mill as well. Going BKB. Next item, yung next itemization dito ni Gabby. Going tranquil. Yung axe, maganda ba yung ano, boots of bearing sa game? Usually nagka-trunkil yung mga offlane kapag ideal yung boots of bearing. Mm-hmm. Pero this game, sobrang okay ba? Parang wala naman yung mga slow na pwede mang kite down sa'yo para mag-boots of bearing ka. Di ba mas okay pa rin yung face? Pero wait lang, op! Nakuha ni Gabby yung call ng Toronto Tokyo. Naalapagan ng proximity mines dalawa. At nabunggu pa nga ni Abed, Toronto Tokyo going down sa mga kamay ni Abed. So another pick of successful para sa Blacklist. Main problem lang talaga more on 3 to 4 man naglalaro yung Blacklist dito. So pagdating dun sa farm, mas marami nakukuha pa rin yung bet boom eh. Mm-hmm. 'Di ba? Sobrang kalat ng bet boom dito, may kanya-kanya silang fina-farm na lane or neutrals. Meanwhile yung Blacklist parang naghahanap sila, naghahanap ng mga pick off. So medyo nai-even out pa rin ng bet boom kahit na mamatayan sila dito ng hero. Lalo na support lang naman yung nagiging casualty sa bet boom. I think okay lang yun. They're just waiting for their items. And speaking of items, Orchid available for GPK. Yes. Ito yung inaantay ng bet boom. Ito yung pinag-uusapan natin kanina pala sa draft poly. Sobrang bayad na bayad yung Orchid dito ng isang storm. Lalo na kung makuha niya yun na maaga. Eh nakuha nga talaga na maaga 15 minutes in. So for sure, wala pang kamata-mata or BKB Lincolns dito si Palo. So posibleng masulit na masulit nila yan sa Weaver or kahit dito sa mga ibang heroes ng Blacklist, sobrang dali na lang ng pick-offs because of that Orchid. Yes. I mean, siguro pagdating sa core hero, di kayang saloy ni GPK, lalo na yung Axe tsaka yung Primal Beast, medyo makunat yung hero na yan. Pero kung sakaling meron namang mga plus 1 or plus 2, doable naman. Pero yun nga, main reason kung bakit ka nag-Orchid is up against Weaver. So talagang ayun yung main goal mo ditong hanapin ngayon. Pero Weaver dito so far, maganda yung area na pinaglalaroan niya. Medyo mga unusual place to. So hindi to yung parang i-expect mo if you're GPK na dito ka maghahanap sa area na to sa para sa Weaver. Nasa top lane siya, so malapit sa Twins Gate. Tapos ang ganda, may observer ward pa doon yung Blacklist. Malapit na sa Agrim dito si ano si Mero. Let's go Ags, pero Gabby, kitang-kita siya dito na ilaso ni Save. Delikado ata, wala nang tulong for Mr. Gabby and down he goes. Another kill secured. Para nga ho dito sa side ng Betboom and 15k malapit na mapasakamay dito ng Betboom, ha. So, yung most farmed hero na punish naman na dito ng Betboom. And may amplify damage pa sa GPK for the next team fight. Ang laking bagay na ito. Napakalaki. Oo. Kailangan mong spell ampli ng damage as well. Pero, yup, MJZ, kitang-kita dito si manager at mo ang mamamatay. Si MJZ, GPK pa yung nakakuha niyan. And now, that's a dominating streak for the storm. Mga sir, hindi niya pa kinumit yung amplify damage dun, take note. So na-reserve pa niya para sa next possible pickup or team fight na talagang siguro hinahanap mo pa rin dito is yung Weaver. And yun nga, Palos, sobrang safe mag-farm. Palitan lang siya, Twins Gate up and down, ganun lang ginagawa ni Palos dito para magulo yung storm spirit kung saan siya hahanapin. Kailangan na ingatan dito ni Palos. Kapag nag-fall off dito yung Weaver niya in terms of farming, ma-outfarm siya dito ng Morphling. Ang hirap eh. Yes. 'Di ba? Morphling 'yan against a Weaver, parang most of the time Morphling favored matchup on a 1v1 basis. Yes. 'Di ba? Pero kailangan hindi madali yung item dito ni Palos. Siguro yung time na parang gumanda yung scaling ng Weaver against Morphling is yung merong Revenant Brooch.
Kasi nga mataas yung armor yung Morphling, then yep. yung Revenant Brooch, totally countered yung Morph. Hindi naman siya Eternal Shroud Carrier. BKB mm-hmm. lang talaga yung pwede maging answerable dun as a Morphling. And sobrang sulit ng Brooch sa Weaver kasi nga meron siyang Geminate. Yep. Diba? Parang sulit na sulit. One attack lang, one mana cost attack lang yung makukuha mo dun sa isang hit. Pero ang daming lalabas, tatlo kapag 25 yep. Pero matanong itak, kung... Diba ang na-nerf dito sa Revenant Brooch, hindi nakasama yung crit doon sa ano sa magic damage. Worth it pa rin ba na i-brooch sa ngayon yung mga gantong klaseng situation wherein tatalo na nila si Nightfall, pero Nightfall buhay pa mga sir. Medyo naglalag tayo dyan, pero hindi nila napatay dito si Nightfall. Yeah, I mean, taga lang, magkakaroon pa naman ng teamfight dito or maybe not, bigyan na lang ata yun. Speaking of brooch, ang main problem mo sa brooch ngayon, hindi ka na pwede mag-crit. Kasi nga, pag meron kang critical, mm-hmm. may passive kang crit or item na critical damage, pag inactivate mo yung Revenant Brooch, hindi magkuproc yung crit mo. Like, yep. walang critical na lalabas. So, kung mag-brooch ka, then gusto mo ng burst, might be DR, ganun yung mga in-expect mong item na sobrang risky mm-hmm. kasi madadrop yung DR pag namatay ka eh. Oo. So parang hindi na siya yung ganun ka ideal. Okay, pero tatanong nga daw dito si GPK, si Abed ang nakita, explain na dyan na nakapag-blame me pa naman at papasok si Gabby, gets sa Colonto GPK, GPK immediately bursted down. And so is Gabby mga sir, save mo ang delikado, tatanong si teams, wala naman silang follow-up damage to be able to bring him down at buhay pa dito yung Batrider. Meron nga ng Geminate attack doon ha, mukhang mamamatay sa kuto. Pero teka lang, Toronto, Tokyo, hinahabol nga dito ni Palos and teams, mamamatay ba? Ang tanong, nope. TP out lang ang sagot at nabuhay nga yung Batrider plus yung Clockwork dun. Mm-hmm. Well, that's 2-for-1 trade. I mean, in terms of number, parang favored by Batboom. Pero pagdating sa kill, unlucky na nakuha ng Blacklist. Mm-hmm. Storm Spirit yung napatay nila. So, feeling ko, worth pa rin naman yun, yung trade na yun para sa Blacklist squad. Weaver, ano ba to? Is it? Tawag doon yung sa item ng Maelstrom upgrade, Glipnir. Oh. Nakita ko kanina Glipnir component yung binubuo dito ni Palos. Oh, okay. So wala pa naman siyang pandispel. Ayun pa naman yung missing pa rin dito sa Weaver. So doable pa rin naman na mahuli siya. Siguro kaya matapang pa rin naman yung Weaver dito without any basic dispel item kasi merong range pull yung swap kung sakaling team fight. Pero pick off doon siya pwedeng mahuli yung kapag wala siyang kasama, 'di ba? Medyo vulnerable pa rin naman si Palos doon. Inisip ko ngayon, after ng Glipnir, ano ba yung magiging next item dito ni Palos? BKB na ba? It's time for him to get a BKB kasi sobrang sobrang kailangan niyang BKB this game, ha? Storm, Orchid, Kunkka, Waterpark. So, ayun yung magiging problema. So, nga lang, pa nag-BKB Glipnir ka, sasapat ba yung damage mo as a carry? Medyo makakaposan eh. Oo, oh, diba? Eh kaso, wala, no chase ka. Alam nga naman, di ka rin mag-BKB kasi. Parang mas gugustuhin mo ng okay, mag-BKB ako, mamaya na siguro ako magda-damage item kaysa naman mag-damage item ako, eto kulang namin sa ngayon. Pero ang dali kong patayin, katulad niyan, teams, ang daling patayin kasi papasok si GPK. Pero Gabby, uy, canceled yung blink niya because of that Clockworks rocket mga sir, waveforming in. Gagamitin na MJC mo, ang delikado nga dito, Nightfall gets in, gets a kill onto MJC. And hookshot, di naman tatamaan yan. Pero Abed nga dito, kailangan maging maingat. Gabby nakita, tatalong si GPK. Pulls him back and Gabby got bursted down. Double kill for Nightfall. Hindi pa ata tayo tapos dito. Si Palos gustong kumulit. At nakita niya dito yung Kunkka. There is gonna be the glick near Miero. He is gonna go down and Palos nabuhay pa. Time lapse, just in the nick of time, nabuhay dito si Palos. Grabe yun. I mean, kailangan ng blacklist yun, di ba? Na magkaroon ka ng kahit anong trade-off man lang. Hindi mm-hmm. pwede yung clean pick-off lang yung makukuha ng Batboom. Kasi ang hirap, doon nagkakaroon ng momentum yung isang team kapag dire-diretso lang yung kills nila without anything in return. Mm-hmm. So now, Nightfall, eto na tayo sa burst damage, di ba? Uh-huh. Going for Phylactery, yung Morphing dito. I think on its way na rin ata yung kanyang Phylactery. So mas lalo pang tumataas na yung... damage dito ng Batboom. Meanwhile, for Blacklist, speaking of Weaver nga, sinabi mo, feeling ko pinaka-safest play is Mantas tayo na lang siguro. Para Manta andan yung stats damage, kahit paano as an Agi hero, and then meron ka pa rin defensive item na pang-dispel na lang sa Orchid. Siguro Orchid na lang muna yung gusto mong iwasan dito sa game na to. Mamaya ka na siguro mag-BKB kapag tingin mo kailangan. Eh, pero BKB na nga daw sa kanya. Okay, so, BKB na. Wala nang ano, paligoy-ligoy pa. Oo, wala nang paligoy-ligoy pa. Let's go BKB. Pero after na ito BKB, of course, kailangan mo na ng damage item yan. Hindi sasapat yung Glipnir para maipag sabayan dito sa ano sa Morphling. So, speaking of damage, diba? After BKB, ano yung next na magandang turning ng Morphling? Daedalus ba agad? Diba? Kasi Crystallist into Daedalus, yung mga ganong klaseng itemization, no? Kung nag-iisip ka talaga ng damage, ayun na lang talaga yung may isip mo, diba? Daedalus. Mm-hmm.
Usually ganun, pero ito na nga. Going kanda pa rin naman si Nightfall. Okay, katulad ng nakita natin kanina. Tutuloy niya naman yan into kanda, of course. Tama ba yung nakita ko? Ano yung clockwork malapit na mag-alis? Yaman eh, no? Kasi yung ano eh, parang isa sa mga titik advantage ng Bedroom, eh, di ba? Kasi nakita natin kanina, na Rocket Flare lang yung Axe, wala siyang nagawang initiation, kaya nahirapan yung Blacklist sa teamfight. Wala yung Blink Call na pwede nilang maging initiate para sa Blacklist. Kung magkakaroon ng Aghanim's yung Clockwork, mas malaking chance na ganun lagi yung mangyari kasi grabe yung Rocket Flare Axe ng Clockwork kapag nag-activate ng overclocking. Mm-hmm. Sobrang yan, magiging useful yan. Parang dito kaya, no? Vision-wise, di ba? Ang ganda rin. Then, same thing with damage. Mm-hmm. Nagkaroon pa naman na ng slow kasi yung Rocket Flare, di ba? Dati oh, wala namang slow effect, eh. Dati, pa isa-isa nga lang, eh, di ba? Wala pa ang ganyan mga jetpack. Op! Nagkatalunan si Gabi, nakita si Toronto Tokyo. At mukhang mamamatay nga po dito si Toronto Tokyo. Another kill secured for the side of Blacklist. But still, 5k ahead dito yung side ng Bait Boom. Pero ngayon yung Blacklist, pwede silang pumunta dito nga sa Roshan. Weaver naman yan. Doable, diba? Doable na doable yan. Meron siyang ano eh, Orb of Destruction. So, yep. Mataas yung armor reduction. 3 plus wave of terror. And may tatangi pa dito pa nga si Gabi. Pero hindi ganun kabilisan. Although kaya. Pero na eh, hindi nag-worry yung ganito sa yung bet mo, man. Like yung early timing. Sige. Alam nilang ahead yung bet. Alam nilang ahead sila ngayon. So okay lang kahit magkaroon ng mga slight recovery yung mga Blacklist. Knowing na scaling-wise, doon malakas yung bet boom eh. Kaya parang bigay na natin yung roster na to, first roster. Mag-farm lang tayo. Kunin lang natin yung next item. Okay lang yan. Mas marami pa rin tayo makukuha ang gold. Look at that. Nakakuha sila ng Roshan pero nag-jump pa rin ng 5k yung network ng bet boom. Mm-hmm. Kumbaga resources-wise, much better pa rin yung sinecure ng bet boom. Kung maiiwasan nila yung first ages dito ng Blacklist, then mas sulit pa yun. Yup. Parang ano lang to eh, parang safe haven lang to sa side ng Blacklist. Okay, nakuha namin ages. Ito yung importante, eh, hindi magkaka-ages yung Bitbomb for the next 5 minutes, diba? Parang ganun na lang eh. Denied ages. Kasi kung sila pa makakuha na ito, mas lalong ma-maximize ng Bitbomb dito yung lead nila. Lamang na nga sila, dito sa sitwasyon natin, sila pa yung makakuha ng ages. So parang sobrang hirap makarecover na for the side of Blacklist. Yes, talagang badly needed din naman to. Yes. Yung, early Roshan na sila yung makakuha. Ito yung isa sa pwede nilang ma-take advantage. Yeah. Knowing na lamang nga yung kalaban nila. At least 2 lives. Para kay Palos. Eh, kaso Palos na nahuli. Nawala agad dito yung Aegis, mga sir. Malayo yung kanyang mga kasama. The boat, the torrent will connect. Palos dito, mamamatay. He is gonna go down for real. 40 seconds out yung Weaver natin dito, mga sir. At mukhang makakatulak yung side ng Bet Boom doon sa may tier 2 mid. Mga unexpected play. Uy, naku po, Gabi inabot. Oh, Gabi, inabot nga siya dito. Hinila ni GPK. And wraparound dito rin to Tokyo. Wave for man, adaptive strike. Talambot dito si Sir Gabi. Nightfall gets a kill. Yung hookshot tumama. Panadamay pa si manager till death to us part. That was lame, sabi ni Save. And Betboom suddenly got 3 kills, mga sir. Same game 1, di ba? Oo. Same na same ng game 1. After grabbing ages, ganun lang ulit yung nangyari. But we can't blame Palos this time. Talagang Betboom, nag-smoke ata sila ng time, hindi ko sure, hindi ko napansin, pero hindi sila nag-smoke. Talagang kita lang na yep. Weaver. Ano lang, wala kasing detection dun yung side ng Blacklist, and si Miero kasi inaaning-aning dun si Palos, kasi naka-X-mark siya, so parang feeling ni Palos, ay di naman guguto kasi naka-X-mark lang. Sabi, biglang tumalon yung Batrider from the blind spot na hindi kita ni Palos, tumalon, nag-blink in, nalaso, sabay biglang talo naman si GPK. Yes. Okay. Ayun yung nangyari. Ito rin talaga yung nagiging problem minsan, eh, no? Kapag may ages ka, parang iba yung confident mo. Na isip mo, hindi ako gagawin ito, may ages, okay lang. Na pwede kong umangat, may pagkulitan. So, yun. Napunish naman yun ng Betboom. And as a result, 19 na bigla yung kalamangan nila dito. Wala pa tayong ages advantage for Blacklist. And sobrang yaman dito ng Morphling. Tinan mo, managkawala ng mga tao sa open session natin. Napakabilis. Diyos ko po, dahil nga sa plane na yun. Kasi same na same ng game 1 eh. Parang ganun din nangyari kasi sa game 1 eh. Kaya yung mga tropa natin dyan, sobrang ano eh, sobrang namangha. Bakit ganun? Diba? Parang a lesson never learned ba yun? Parang ganun kay Solop. Hindi, mas questionable lang naman yung game 1 kasi tower na yung pinuntahan ni Palos na. Itong game 2, okay lang. Parang may ganun yung streaks na rin talaga. Hindi mo lang talaga akalain na andun yung heroes ng Betroom. Di, wala ka rin kasing words eh. Yo. Ay, mahirap doon. Wala silang vision doon. Tapos, effective yung pagpapanggap ni Mero doon na parang nag-X lang, itutulak lang yung creep wave. Inaaning-aning niya si Palos ganina eh. Pili ko hindi naman talaga parang intentional na binibait niya si Palos nung time na yon. Nagkataon na lang na andun din
yung heroes ng Bedlam. Kaya naging possible yung play na yun. For Blacklist, well, it's not yet over. Andito pa rin naman tayo sa ating game. 27 minutes pa lang tayo dito. Kailangan na nila dito magandang initiation. Especially for Gabby. Parang siya yung pwede mong asahan dito sa win condition sa sakaling magkakaroon ng team fight. Yung mga big berserkers call ng Axe. Ito yung parang maganda sa side ng Blacklist. A lot of pressure on Gabby's shoulders, mga sir. Kailangan buhatin sa initiation dito yung Blacklist. Isang magagandang call lang daw, Sir Gabby. Para maka-recover dito yung side ng Blacklist. And si Abed yung mag-i-initiate dito. Ha? Nasa call po si Mr. Miero. Ito na, tinumagan ni Gabby. 0928. Oh, delikado mata si Miero dito. Pero tatalo na nga dito si Mr. GPK. Mamamatay agad si Mr. Manager. MGC going down. Palos, tinamaan ng water park down. He goes, hindi na kapag BKB si Palos. Oh my God, hindi na nagamit yung BKB. Namatay na lang sa water park. Wait for me, an adaptive strike. Delikado si Abed. And down he goes. The burst damage, Israel. Team sa pag-Glimmer Cape out na lang, pero kahit na hinahabol pa rin siya dito mga Basie Waps. Hop! Na X-Mark pa, walang takas para dito kay Miero. No, overpower na sila dito ng Betboom. Item-wise, ang dami na kasing items eh, no morphling eh. And yun nga, inaasahan natin din yung mga initiation ng Axe, kaso wala tayong makita na magandang Berserker's Call dito. At eto na, babasag na dito yung side ng Betboom. Mid lane, tier 3, gusto nilang basagin nga dito. Real quick lang daw, quickie, sabi dito nila Nightfall. Bilang ano niya, no? Scotty on its way na rin dito para sa Morphling. Ano, pwede niya nabilin yung point booster and at least set of frags makukuha ng Bedboom. Sa ganitong draft ng Blacklist, diba? Supposedly, dapat kayo yung lumalamang early. Uh-huh. Pero sa ganitong situation ng Bedboom, sobrang ahead nila. And okay, Gabby gets a call. Nightfall nga dito. Kailangan mag-ingat. Andito ni Magic Missile. Okay, na-swap pa nga dito si Nightfall. Pero mag-wavermark lang. They have no disables to be able to bring him down. Nice shield scepter din. Hindi nakuha ni Palos yung kill sa Morphling. Pero si GPK inaaning lang para makapag-TP out pala yung Morphling. Pinatay na rin yung Venge Ball actually. Napatay niya rin pala yung Venge Ball. Okay, hitting two birds with one stone. Pero tinawagan ka ni Gabby. May load naman pala. And GPK dito going down. Finally, nawala ang killing spree niya dito si Palos ang nakakuha niyan. Well, at least doable, di ba? Nakita naman natin, di ba? Yung Berserker's Call, decent yung damage eh, sa Morphling. So magkaroon na siguro ng mga 2 or 3 man call kay Gabby. Pwede pa rin naman. Winnable pa rin naman yung teamfight for Blacklist. Bedboom dito. They need to be aware sa mga ganong kind of play. Kakaulad niyan, Palos na ilaso. Hindi na gising na naman dito si Mr. Palos. Solap! Unstoppable for Nightfall. Grabe yung burst damage dito ng Morphling, mga sir. Oh, Gabby. Meron siyang BKB dito. Nakakagamit lang. Tamang out na nga lang muna, pero si Natgun ni Nightfall. That's a double kill for the Morphling, mga idol. Ay, ay, ay. I think lesson learned for Blacklist na yung Bedboom team. One of the team na kahit down ng one hero, down one core hero, kukuha at kukuha pa rin ito ng trade-off. Eh. Manlalaban pa rin eh. Lalo na ganitong mayaman naman yung Morphling. So doable talaga kahit 4v5 yung situation. And doon na medyo nagiging careless dito yung Blacklist. Diba? Kapag knowing na, okay, wala yung isang hero, kaya natin basagin ito, not knowing na gogawin pa rin sila ng Bedboom. Uh-huh. Ano dito? Basic na basic lang. Mid lane tower, makukuha nga po dito ng Bedboom, mga sir. And top lane na lang, pwedeng isunod dito. F10K and first team to take the barracks, makukuha din ng Bedboom. Siyempre, congratulations sa mga ano dyan, ha, tumama dyan. Match duration na lang, inaantay. Oh, match duration na lang tayo, mga sir. Bibingo na. So ano ba, yung next Roshan yung pwede maging big objective na makukuha ng Bedboom team. 1 minute pa natin bago malaman. So depende pa yan sa ating time. Kung sakaling maaga-aga to, pwedeng magdire-diretso yung Bedboom kasi wala pa tayong next item sa Blacklist. Kung medyo matagal yung added time, so meron pang chance yung Blacklist to get their next item na pwedeng makatulong sa next team fights ngayon. Linkins nga daw, parang nga dito kay Palos kasi hindi siya nagigising sa team fight eh. Yeah, yun nga. Kumbaga parang ang diamond defensive item na kailangan as a Weaver kasi nga nag-enable na yung mga heroes ng Bedboom, di ba? With their itemization as well, naka-orchid dito yung Storm Spirit. Oh, wait lang po. Uli, ito ni jetpack ni Mr. Clockwork. And those rockets, all on point. MJZ going down. Overclocking is real. Oh, may naki... May... Nakahuli niya naman. May naririnig tayo doon binabortex biglang GPK. Tatalon ba? Arkin yan! Naka-arkin yan. Tatalon talaga yan. Pero nakapag-taser pa naman dito yung ating Teki. So, boy pa, Gabby, inaaning nga dito ni Sim na iul. Sorong to Tokyo, closing in. Andito pa yung battery assault. Sinisinok si Idol. Itinulak. Kapunta kay Nightfall. Kinopia, tinawagan, patay. Ang bilis gumalaw ng Bedboom, no?
Bilis. Galing lang sa top lane, bumasag din ng tier 2 top. Yung Storm Spirit meron pinapatay sa gitna. Then suddenly yung teammates niya nasa bottom lane. Hinahanap na yung ibang heroes na missing for Blacklist. Kumbaga, alam na lang eh. Na-anticipate din ako sa nagpa-farm yung ibang heroes ng Blacklist. Kasi nga, medyo malalim na rin yung pinaglalaro nila. So, two lanes yung nasakop nila doon. Then wala doon yung ibang heroes ng Blacklist. Expected, nasa bottom lane. So, ito nga, nagiging worth pa nga yung mabilis ang kills ng Petbomb dito. Up! Na-tidal wave dito si Palos. Nahuli si Idol. May BKB pa naman yan. Gagamitin na nga ba? Ang tanong, Torrent na dyan. Hindi pa ginagamit yung BKB. Napag-timelapse pa naman. But there is gonna be the silence. Inaantay lang pala yung Orchid mga sir. Yung timelapse sila on cooldown. Tama si Shukuchi out lang. Meron bang detection dito inside ng Betboom. And the Hawkshot will connect. Nightfall gets the kill. Beyond Godlike para dito kay Nightfall. And GG, tinaog na dito ng Blacklist. Alam na nila, wala nang lunas to, men. Itigil na natin to. Isinuko ng bataan, boy. Tapos na kasi yung parang power spike dapat nila eh, di ba? Early timings. Wala eh. Lagpas na tayo doon. And sobrang ahead pa rin ng Betboom. So talagang alam mo na rin, scaling-wise, aasama na lang talaga is yung mga insane initiation na lang siguro ng Axe or ng Primal Beast para sa control. Para magkaroon kayo ng enough damage. Kaso nga lang, hindi nangyayari sa teamfight. Aware din yung Betboom doon. And of course, parang as a team itself, much better yung Betboom, di ba? Oo. Mapansin mo, one step ahead sila dito. Lagi. Talagang hindi sila ma-read ng Blacklist. Mm-hmm. Baka nga, two steps ahead eh. Sobrang bilis eh. Di ba kanina, nasa top, biglang nasa mid. Mm-hmm. Sabi, biglang hinahanap si Gabi. Ang bilis gumalaw dito ng Betboom. Laning-wise, parang palag naman eh, di ba? Palag-palag naman eh. Andun yung individual skills ng mga diba? Player. Na kung bakit medyo even pa rin tayo pagdating sa lane stage. Pero after the lane stage, kung saan nagkakaroon tayo mga team play, anticipation ng Betboom against Blacklist, laging on point. Alam nila kung nasan, kung sino yung pogawin nila, kung saan nahanapin. Meanwhile, yung Blacklist, wala pang ganun eh. Kung baga parang naguguluhan sila sa ginagawa ng Betboom. Tulad nga ng parang mga surprise na pick-off na kahit may Aegis, di ba? Biglang andun yung Betboom, mga unusual na hindi mo ma-expect talaga. Dito na nga guys, nagtatapos ang series ng Blacklist up against Betboom. Medyo delikado na ang placing dito ng Blacklist guys sa ating Elite League group stages mga sir. Pero silipin natin kung sino ang nagpakitang gilas dito sa game number 2. Walang iba kundi si Nightfall na hindi namatay. Zero death on this Morphling mga sir. 800 yes. GPM, 10 kills. Grabihan ka nga doon, Nightfall. At patunay lang na siya nga po ang ating player of the game, syempre. And magkakaroon pa tayo naman ng next series dito. Direk, ipaita nga po natin kung ano yung mga next series natin. Upcoming series, pwede ba yan? Ayun. So magkakaroon tayo dito guys ng Liquid and Tundra for our third series. Kami pa rin na makakasama nyo yan ni Sir Polly. And then GG Boom, Extreme Liquid, ikakas yan ni Jay and Jules. So abang-abangan nyo mga sir. Dito pa lang tayo sa ikatlong series. Sa pagbabalik namin dito, magkakaroon tayo ng ikatlong series. Team Liquid po ang matutunghayan natin. So Liquid against Tundra, maganda-ganda yan. Oh, Western Europe showdown tayo. Oh, any Nostra agad para dito sa upcoming series natin. Para mga bet in advance yung mga viewers natin. And guys, nga pala bago ang lahat, pa-plug lang dito sa page namin. Ayan kay Polly, ayan yung kanyang page, Facebook page. Ito rin naman sa akin. Ayan, sa TikTok nga lang yan. Yung pa-follow. Thank you so much. Click ko 1-1 to. 1-1. Tundra Liquid. Liquid 1-1 okay. Lang to. Oh, sa lahat ng mga sasabay guys sa prediction ni Pauly, bet at your own risk, syempre. At yun na nga guys, short break lang para sa amin dalawa ni Pauly. Magbabalik kami for the third series of this evening. Good evening sa inyo lahat. Grab your snacks. Hindi pa tayo tapos dito, mga sir. And be right back. Stay tuned po sa aming stream. Nanalo ako sa sports at esports betting. So, next bet.